Kailan nga ba kakasuhan itong si Kong Arnie Teves? Sa kaso ni Governor Degamo at iba pang biktima, sino nga ba ang laging nagpapamedia, laging nagpapapresscon at laging pabida sa mundo ng social media? Well, let's find out. Wala na daw tiwala sa judicial system natin itong si Congressman Arnie Teves. Kaya naman, sunod-sunod itong lumalabas sa mga mainstream media. At dito rin niya sinasagot ang mga binabatong katanungan sa kanya bilang utak ng pagpapatumba kay Governor Degamo. Dito rin niya nilantad na may nag-utos di umano para taniman siya ng ebidensya galing sa dalawang matataas na opisyal ng gobyerno. Yung isang nag-raid nagsabi, asensya na kayo boss, utos to ng dalawa dun sa taas eh. Hindi ko nang babanggitin yung pangalan. Wala kaming magawa dahil utos nila talaga na idiin kayo. Di ba? Kawawa rin yung nautusan eh, sa totoo lang, yun pa yung makakasuhan. Sobra na eh, mali na talaga, wala nang rule of law. Sa mga nakaraang araw ay tila mangyak-iyak na itong si Teves, pero ngayon naman, naghahamon na bakit antagal naman siyang kasuhan at puro dakdak lang daw itong si Mayor Degamo, DOJ Remulla, at DILG Abalos. Ganito na lang, sino yung magaling gumawa ng script? Sila yung nagkikwento tungkol sa palabas, di ba? Nagkikwento sila tungkol sa producer, executive producer. Ibig sabihin, sanay sila sa mga script at mga sine-sine. Bakit ako tina-trial by publicity? Kung malakas yung kaso nila, kasuhan niyo ako sa korte. Puro kayo daday. Puro salita, puro presscon. Wala naman yung kaso sa presscon eh. Kaya naman, sa tanong na kailan nga ba kakasuhan itong si Teves, well, narito ang sagot ni Mayor Degamo. It's okay yun. The more he speaks, the more he would reveal who he really is. Ah, malapit na po yan. We're almost there. Hintay na lang tayo for resolution na yung dito po. So, antabayanan na lang natin. I just hope the media will really be vigilant to really look into. Alam ko naman, alam nyo naman yan, nakikita nyo sinong sinungaling, sinong nagsasabing totoo at sinong hindi. I hope the media also will be true to your role. Aminado naman si SOJ Remulla na talagang natatagalan ang pagsamba ng kaso laban kay Teves dahil sa umiiral na due process. Dagdag pa ni Remulla na huwag sanang mainip ang taong bayan dahil kailangan ng pasensya dito. Ayon kay Remulla, wala din sa kanyang poder ang paghahain ng murder case. Ito ay nakasalalay sa panel of prosecutors na may hawak sa mga unang reklamo laban kay Kong Arnie Teves. Itong si Secretary Buying Remulla ng Department of Justice, sinasabi niya ngayon, ang bukang bibig niya, plano na daw nilang i-designate bilang terorista itong si Teves, ano? Hindi nga lang si Teves eh, pati yung mga kapwa, kasabwat niya sa pagplano ng nasabing ng pagpatay kay Governor Ruel Degamo, plano na raw nilang ituring ito, itag, i-declare. So kapag dineclare itong terorista ng Anti-Terrorism Council, yung tinatawag nating ATC, ang magiging implication po niyan, lalong magiging masikip ang mundo ni Teves kung saan man siya nagtatago. Bakit po mas magiging masikip? Ay siyempre, pag dineclare yan, kung nasaan man siyang panig ng mundo, Cambodia man yan, South Korea, o kung saan man siya pumunta, nakatimbre doon sa mga bansa na yon na si Teves ay terorista. Ay alam naman natin sa mundo kapag sinabi mong talagang mainit ang ano diyan, ang iba't ibang mga gobyerno at bansa. Nagtutulungan ang mga bansa at gobyerno sa pagtugi. So kung ideklara ng Pilipinas na terorista si Teves, hindi lang siya ordinaryong kriminal. Medyo kapag sa ibang mga bansa, nalaman nilang lalong magko-cooperate ang mga bansa na 'yan na tugisin itong si Teves. Baka mas mapapadali ang pag-turnover sa kanya sa Pilipinas. Yan po ang implication niyan. Ang isa pang implication niyan, mapifreeze yung kanyang mga assets. Ay napakayaman yata nito ni Teves, may chopper, may private jet pa yata ito eh. Ano? May chopper ito, maraming negosyo. So yung mga ari-arian niya na yan, mapifreeze yan. Mapifreeze po yung mga assets na yan. Kaya sa totoo lang, kapag i-declare, pero lalong magingit-ngit nito si Teves. Ha? Ngayon pa nga lang, piko na si Teves dito kay Remulla eh. Ha? Sabi niya, nasaan ang fairness? Lalo na pag diniklara siyang ta. Sa ngayon, nung tinanong si Teves, ano bang masasabi nyo na idiniklara daw kayong ta? Pinagtatawanan ni Teves.
Pero sa likod ng tawa niya na yon, sa likod ng tawa niya na yon, syempre hindi alam niya seryosong bagay yon. Bakit kasi kailangang i-declare na terorist? Mukhang nahihirapan sila Remulla na kumbinsihin si Tevez na umuwi ng bansa eh. Nahihirapan. Kaya para kumbaga, parang ano yan eh, parang nagtatago sa lungga, paano mo siya pipiliting lumabas? Kumbaga yun yung ano, yun yung paraan na naiisip ni Remulla. I-declare ang testa para naka-alarma sa buong mundo na itong taong ito ay sa Pilipinas at hinahanap ng batas. Hinahabol ng batas sa Pilipinas. So mapipilitan ngayon, malilimit masyado ang kanyang galaw. Kasi ang mga bansa, kahit pa yan walang extradition treaty. Halimbawa, napunta siya sa Cambodia, wala tayong extradition treaty doon. Pero kung testa yung classification sa kanya, medyo ano yun, mauubliga ang Cambodian government na mag-cooperate. Kasi irerespeto nila yung pagturing dyan bilang pista. Kaya mapipilitan ang Cambodian government kahit wala tayong extradition treaty, i-turn over sa autoridad ng Pilipinas. Ano? Yan yung magiging ano yan. Kaya ito kasing si Remulla, sabi niya, may solusyon na tayo dyan sa impasse na yan. Ang ibig sabihin kasi ng impasse, yung marami ng panawagan kay Tevez na umuwi na sa Pilipinas, harapin yung kanyang problema, ay wala, nagmamatigas din si Tevez. So in a way, mayroong impasse. So sabi ni Remulla, ang solusyon dyan sa impasse na yan, i-deklara na turista, mapipilitan siya ngayong lumabas sa kanyang lungga. Sisikip ang kanyang galaw. O, yun yung punto ni Remulla. Pinagtatawanan lang daw ni Tevez yung designation, yung planong i-designate siya. Sa totoo lang, kahit sabihing tinatawanan, parang natatawa, hindi siniseryoso ni Tevez yung plano na i-designate siya bilang terrorist. Sa totoo lang, sa loob-loob niya, ano yun? Hindi simpleng bagay yun. Sa dalawa, kasi ang dalawa ang pinaka-epekto niya. Una siya, malilimit yung galaw niya. Malilimit masyado yung galaw niya. Pangalawa, yung assets niya sa Pilipinas. Ay, ang yaman-yaman niya eh. Napakayaman niya. Ngayon, kung ipifreeze yun, mapifreeze yung kanyang mga assets, ano yun? Malaking problema sa kanya yun. Sa ngayon, nagagamit niya yung kanyang mga assets para magbayad ng mga abogado, kung ano pa, kung sino pang mga dapat na suhulan. Kasi sanay naman si Tevez sa ganun eh. Alam nyo, sa negosyo niya na yun, STL, tapos Isabong, yung mga negosyo na yun, talagang sanay siya na naglalabas ng pera para patahimikin yung mga nagkukomentaryo, yung mga planong manggipit sa kanya. Actually, totoo naman yun eh, yung nangyari sa Negros Oriental, na walang mga media na umaatake sa kanya, kasi yung mga media, naka-payroll yun. Kasi sa negosyo yung Google, na STL, at saka online Sabong, malaking bahagi ng pera doon, talagang ano eh, kailangan niyang yung media wag magko-komentaryo. O yun, naka-payroll yun. Naka-payroll yun sa kanila. So, ano ito? Nagagamit niya yung pera niya. Sa ngayon, marami siyang pera, nagagamit niya rin yan. Kaya nga si Topacio, ang sipag-sipag ng very passionate si Topacio sa pagtatanggol sa kanya. Kasi, malaking pera ang natatanggap sigurado dyan ni Topacio.